Halina Kristiyano at buong ligaya lahat, tayo'y magpatuloy pa sa bilin. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, sa pagwawakas ng panahon ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon. Upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng iniisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa.
sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nung binyagan ang Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di kakilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan,
At ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ito ang kordero ng Diyos, ang sala ng sansinuko. Pinapawi niyang lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista
sa kanyang pangangaral. Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong-pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning! Ngayon po ay January 8, 2024. Isang araw bago ang pinakahihintay nating pista ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon pa lamang mga kapatid, bigyan natin ng malakas na papuri at pasasalamat ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. No? Napakaganda po ng gayak nila Kuya Richie sa ating altar ngayon. Makikita ho ninyo, mukhang taon-taon, ito rin ang inaabangan natin. No? Ano kayang itsura ng altar sa fiesta? Mga kapatid, ilang oras na lamang po, Nazareno, 2024 na. Mamayang alas 3 ng hapon, simula na ng ating mga fiesta masses. 33 yan. 33 masses. Kaya marami tayong pagkakataong makapagmisa ng ating kapistahan. Pero sa taong ito mga kapatid, isang araw bago ang ating kapistahan, ipinagdiriwang muna natin ngayong araw, ngayong umaga, ang kapistahan ng pagbibinyag ni Kristo o kay Kristo. Tandaan natin, siya'y naging taong totoo. Siya'y bininyagan ng kanyang pinsan na ating patron bilang parish, si Juan Bautista sa ilog Jordan. Mga kapatid, ang araw na ito ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan. Ang ending ng Christmas season at dito rin sa pagbibinyag sa kanya, nagsisimula ang tinatawag na public ministry o pampublikong ministeryo, paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang simula ng kanyang pangangaral ng mabuting balita, ang simula ng kanyang paggawa ng mabubuti at dakilang bagay katulad ng mga himala niyang ginawa. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng binyag. Tandaan natin, bago siya nagpagaling, nagpakain ng mga nagugutom, bago niya pinatawad ang mga makasalanan, bago siya gumawa ng maraming himala, bago siya nakakuha ng mga alagad, bininyagan muna siya. Ito ang pinakamahalagang sandali, okasyon sa buhay ng isang tao. Maniwala kayo, mas mahalaga pa ito sa pagkapanalo mo sa isang contest. Mas mahalaga pa ito sa pagkakaroon mo ng mas maraming pera o bagong gamit. Mas mahalaga pa ito sa iyong anibersaryo o birthday. Kaya nga ang tanong, alam niyo ba kung kailan kayo bininyagan? Tandaan niyo parang ba kung kailan kayo bininyagan? Assignment niyo po yan. Dapat alam mo at dapat
sineselebrate mo rin ang araw ng iyong binyag. Bakit? Dalawang mahalagang biyaya ang tinanggap natin nung tayo ay bininyagan. Kaya nga yung mga bata na hindi pa nabibinyagan sa inyong pamilya, naku po, please, magpatala na ho kayo at pabinyagan na ho ninyo. Unang biyaya, ang pagkalinis, ang kalayaan natin mula sa kasalanang mana o orihinal. Nung tayo ay bininyagan, nung binuhos ang tubig na binasbasan, tayo rin ay nalinis mula sa kasalanang orihinal sa pamamagitan ng tubig na pinabanal ni Jesus. Nalinis tayo mula sa kasalanang mana. At kasabay ng pagbubuhos ng tubig ay ang pagtatakwil. Nung baby tayo, nung bata pa, hindi pa natin kaya, kaya may ninong at ninang tayo. At kayo naman, na mga nagdininong at ninang, hindi biro-biro yan. Hindi yan dahil kaibigan mo lang yung magulang. Hindi lang dahil mayaman ka at sikat ka, kaya kinuha ka na ninong at ninang. Hindi, mga ninong at ninang ng binyag, huwag niyong kalilimutan, malaki ang inyong pananagutan. Kayo ang sumagot para sa bata na itatakwil ninyo ang kasalanan at kasamaan. Huwag yung kayo ang nagiging dahilan at kayo pa ang nagtuturo. At ngayong malalaki na tayo, huwag nating kalimutan. Ang kasalanan itinatakwil, hindi iniipon. Ang kasalanan ikinukumpisal, hindi pinaparami at hindi inaalagaan. Kaya nga minsan, pag ako nagpapakumpisal, nagugulat ho ako. No? Pag tinanong ko na yung mangungumpisal, anong mga kasalanan mo? Ang sagot ba naman sa akin, wala naman masyado. Wow, wala masyado. Sabi ko, anong wala masyado? Eh, Father, yung mga normal lang. Anong normal? May kasalanan bang abnormal? Sabihin mo nga sa akin. Sabi niya, si Father naman, normal lang yung nagmumura, nagsisinungaling, nangungupit. Ay, kailan pa naging normal ang manira ng kapwa? Mag-iingat kayo kapag nagiging normal na ang mga kasalanan sa iyo. Ang tawag ni Pope John Paul II dyan noon, culture of death. Nawala na ang pagkakaiba ng kasalanan at kasamaan kesa sa normal na buhay mo. At pangalawang biyaya ng binyag, ang pagiging anak ng Diyos. Sa binyag, una kang tinawag na anak ng Diyos. Ito ang simula ng pagiging bahagi mo ng pamilya ng Diyos. At tulad ng sinasabi rin ni San Pedro, dapat tularan natin ang Diyos na walang tinatanggi at binabaliwala pagdating sa kaligtasan. Ika nga, sa mata ng Diyos, lahat ng tao may pag-asa pa. Lahat ng tao pwede pang mailigtas. Kay Lord, walang one, walang another chance. Laging may more chance. Sana ganun din tayo sa pamilya natin ngayon. Nagbibigay pa rin tayo ng pagkakataon para magpatawad, magmahal ulit. At bilang pamilya ng Diyos, huwag nating kalilimutan, nung bininyagan tayo, nakihati tayo sa misyon ni Kristo. Bilang hari, pari at propeta. At kung ibubuod natin, ano ang misyon ni Kristo sa mundo? Maglingkod sa ngalan ng pagliligtas. Kaya sana tayo rin hindi nagjo-Diyos-Diyosan sa mundo, kundi tulad ni Kristo, naglilingkod para sa Diyos. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, mga kadiboto, sana katulad ni Juan Bautista, huwag tayong makalimot,
lalo na tayong mga deboto, na hindi tayo ang laging bida at sentro ng buhay sa mundo. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang debotong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Nung bininyagan ka, sinuotan ka ng puting damit. Ingatan mo ang dignidad ng iyong pagkatao. Nung bininyagan ka, mayroong liwanag ni Kristo. Sana hanggang dulo, magliwanag ka sa kabutihan ng iyong pagiging Kristiyano. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig na buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama at ang ating pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ang mga katungkulan sa lipunan, ang mga halimbawa ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng Diyos nang may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming binyag sa tubig at espiritu. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sasabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintahin mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo po ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig, buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya ay lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasang walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala natin ngayong dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago pa rin at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwi na. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang ibig. Gloria in excelsis Deo, gloria.
excelsis Deo. Announcement, ipinagbibigay lang po sa lahat ang schedule ng misa. Simula po ngayon, January 8 at bukas po, January 9, ang mga sumusunod. January 8, Lunes, mag-uumpisa ang ating Fiesta Masses sa ganap na ikatlo ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. January 9, Martes, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi. Ang Misa Mayor ay sa January 9 sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating official na kalendaryong 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga mas sumusunod, Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay magkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish office, finance office. Ang malilikom na pondo po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, nagpapasalamat pa rin po ang Simbahan ng Quiapo sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong sa ating mga programa at ating mga gawain. Sa pagkakataong ito, ang hinihingi po namin ay ang inyong taus-pusong pananalangin. Ipagdasal po natin ang ating pagdiriwang ng Nazareno 2024. Sa inyo pong mga dadalo, dito man sa simbahan o sa grandstand, sikapin ho natin na ihanda hindi lang ang ating katawan, higit sa lahat ang ating kalooban. Huwag nating kalimutan, ito po ay gawaing pananampalataya. Ito po ay hindi lamang tradisyon, kundi isang debosyon. Kaya magtulong-tulong po tayo. Alamin po ninyo ang mga dapat at hindi dapat gawin, dalhin sa pakikiisa o pagdalo natin sa ating mga gawain. Isama natin sa ating mga panalangin kapag tayo nagsimba sa fiesta, ang intensyon ng ating pamilya, ng ating bansa at mundo, lalo na ang intensyon ng kapayapaan. Magtulong-tulungan po tayo ng maging tunay na banal, maayos at ligtas ang Nazareno 2024. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpaging dapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag, buhat sa liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.